pag-asa ng ating Panginoon na patuloy po ibinibigay sa buhay ng bawat isa. Kaya salamat po sa Panginoon sa lugar na ito na pre-divide ni Lord ngayon. At alam ko po na tayo pinagpalang lahat. Kaya bakit po tayo hindi magkalaob na ang pagpapala ngayon ay galing sa Diyos, ang buhay at kalakasan. Hallelujah. Lahat-lahat ng nasa atin ay sa Diyos. Kaya tayo ay magkalaob ngayon ng ating offering and tithes na sinikilala natin na ang Diyos ang nagbigay sa atin ng buhay, lahat ng kakayahan at lahat ng ating mga mansa buhay at mga pagpapala, trabaho ay sa Panginoon ang galing. Kaya ngayon tayo ay kumikilos na bubuhay na tunay na pinagpala ng Diyos. Kaya sa umagang ito, tayo po ay magkaloob. Hallelujah. Hallelujah. Tayo po ay manalangin naman namin Diyos sa umagang ito. Nagagalak po kami na magkita-kita. Tinipon po kami sa lugar na ito upang patuloy na pagpalain ka, O Diyos, at patuloy kang sambahin sa pamamagitan po ng aming pagpupuri at pagkakaloob. Kaya sa umagang ito, tanggapin po ang aming pusong pagkakaloob sa iyo, Panginoon. Ito po ay bunga ng aming pananampalataya at pag-ibig sa iyo. Salamat po, Ama. Purihin ka sa pangalan ng Kristo Jesus. Amen! Sige po, tayo magkaloob. Take care
ibinigay ng aming farm doon, ang kapatid ko matanda. At yung pumanak niya po, so ay i-dedicate, kaya pupunta po ako roon. Pero ang aming buman na hindi itanaw ni Lord na makaparoon ako. Pagkos po ay ako po ay hindi nakatulog. Alam niyo ba kung bakit ako nakatulog? Every time kasama doon po kasi yun. Nagpuhugulan ng malakas, nagpe-pray ako, Panginoon, control mo po yung ulan na ito. Ayaw ko pong ayaw lang po namin makaranas ng baha. Ayun, lagi po, para nga po sabi ng kapatiran isa, para tayo mapapraning na sa mga pagulan at pagbaha. Totoo po yun, para po tayo mapapraning dahil yung kapatid ko po, noong isang araw, dahil tatlong beses na po yung kusina namin, ay nalagyan ng tubig, nagkatubig tatlong beses. So, no, ikatlong beses po, nagbalot-balot na kami, inalot na po namin yung aming mga damit sa bag, at yung po aparador na pinaglalagyan ko ng damit, tatlong beses na rin pong nagubog. Kaya, nagbalot na rin po ako. Eh, kaso po, pinaalala po ni Lord sa akin yung mga ako niyan, sabi niya, hindi, ang ganyan lang ang tubig na yan, ang ganyan lang. Kung sinabi po niya sa akin yung ganyan na lang, alam niyo po ba yung sa kusina na dinadaan namin magpunta sa silid, sa kwarto. May tubig, tapos napasok kami sa bedroom, tapos meron si Adon, eh tutungtong ka ng silya para hindi ka matapak sa basa. Eh di ako pwedeng makatungtong. Pagkayari po noon, eh bigla po eh maya-maya, eh nakula yung tubig, sabi ng kamangon, hindi ba baka ang ganyan lang yan? Amen! Kaya, alam niyo po, napahiya po ako sa Panginoon nung nagbalot ang kinabukasan ko, ibinalik ko yung damit ko sa aparador. Hallelujah! Hindi ba mga ano, ay ako nasa bak, pero yung damit ko para makita ko, eh, tunay po ibinalik ko sa aparador. Nakakahiya po talaga sa Panginoon na sinabi na ng Panginoon na ganoon, pagkayari, hindi ko ba maniniwala? Eh, tayo nga po, mga tao eh, pagkata, ibig natin na magbalot yung mga bahay natin, sinasabi natin, hanggang ka na lang baha. Hanggang ka na lang, hindi ka tataas sa pananampalataya. Pero ang Diyos, pag nagsabi sa iyo, hanggang dyan lang yan, dapat maniwala ka. Amen po ba, mga kapatid? Amen. Alam niyo po, pagka nagkasama yan, pananampalataya po na binigay ng Diyos, pananampalataya natin, may mangyayari po, may gagawin ng Diyos sa buhay natin. Amen. Purihin ng Diyos. Kaya nga po, hallelujah, dalawang bagay po ang nais ko ma-share sa inyo. Sabi roon, binibigyan mo ng lubos na kapayapaan ang mga tao matapat na tumakalima at nagtitiwala sa iyo. Gusto po ba niyo makamit ang lubos na kapayapaan? Hindi naman po sa pagtahimik o kamatayan. Kundi dito po sa magulong mundong ito, alam niyo po ang gagawin lang natin, lubos tayong magtiwala at sumunod sa ating Panginoon. Amen po ba? Sino po nag-aagree doon? Hallelujah! Lubos lang tayong magtiwala sa Panginoon. Huwag na tayong mag-aalinlangan kahit may nangyari na sa atin. Puro baha. Nalaman po ba ninyo na ang binabaha ngayon yung mga subdivision na? Sabi siguro ng Panginoon, teka, ito mga nasa subdivision eh. Pagkaalag yung binabaha eh, para nasa kumahan ng baha itong mga... Pero hindi naman po, dahil yung mga nagtitiwala tumatawag sa Panginoon, iba na po, kaya sinausap ko po yung kapatid ko, sabi ko, wate, totoo bang binabaha yung kamelya? Sabi niya, oo, yun lang ay kang dulo. Okay, yun lang dulo. So yung kapatid na nasa kamelya, wala sa dulo. Nandulo sa Facebook. Kaya tinatanong ko siya, pero ang Panginoon, sabi namin ni Jeremiah, ang Panginoon ang pinika sa amin, mayroon bang mahirap gawin para sa kanya? Wala po. Kaya pagka pinigil niya yung baha, magtiwala tayo, hindi ba baha sa atin? Amen po ba? Amen! Ito tayo yung mga salita. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Kahit na po naranasan na namin yung mga pagbaha, pagulan, maniwala po tayo pag sinabi ng Panginoon na hanggang dyan lang yan, hindi yung babaha. Ay, manampalataya tayo. Hallelujah. Para magkaroon tayo na lubos na kapayapaan. Hallelujah. Pagtitiwala sa Diyos. Sabi sa verse 4, magtiwala kayo kay Yahweh sapagkat siya ang kumplihan walang hanggan. Ayan, si Yahweh pala ang kumplihan natin walang hanggan. Pero bakit tayo
Yung Jehovah natin, marami ang kaurugan ng Jehovah, sabi Lord, sa atin na Adonai. Lord, sabi noon, Jehovah, meron tayong Jehovah Jireh. The Lord will provide. Hallelujah. Nung po nag-usap kami rito na usahan kami Sunday worship. Akala ko sa San Marcos na dahil yung po pinag-usapan namin. Pero sa katawa ko po, tutod ako noon dahil medyo mataas ang kawalan CR. Ako po madalas mag-CR. So, ako po nasihan dahil kahapon sinabi ko dito sa ASM. Kaya salamat po sa Panginoon. Ang prayer ko pa nga is prayer house na lang para hindi na maniwala ng bawat isa. Ganun po rin ang Panginoon po ang nag-provide. Amen po ba? Marina na ako, naranasan ko na ng provision ni Lord kasi tao na po ako doon na bus. Kaya ako po kasakay na sa jeep. Bigla po ako tinawag ni Brother Charlie, sabi niya, Pastora, biglang dumating po yung service. Kaya hindi na po ako naka-attend doon sa jeep dahil dumating po yung provision ng Panginoon. Amen! Palapakan nga po natin ang Panginoon. Hallelujah. Jehovah Nisi, the Lord is my banner. Ayon. So, ang Panginoon po ang ating katagumpayan. Bakit tayo matatakot dahil nakalaban natin ay malalaki. Ay, ang problema natin ay sunod-sunod. Hallelujah. Ako nga po naano sa Panginoon. Sabi ko, Lord, pero ano ako nagsasalita yun? Baka masalita ko ikaw. Kasi sa akin yung buhay, sabihin nyo na nakakapampana ako, pero sa akin po, marami rin, nagtumitiligsa. Pati po pagpupo ko, tinutuligsa. Kung paano ako pupo. Kaya iniisip ko, paano ba ako pupo ng Panginoon ng maganda? Hallelujah. Paano ba ako pupo ng dahan-dahan? Hallelujah. Para hindi ako natuligsa. Pinag-aaralan ko, aalisin ko ba agad ng sanglay ko o hindi ko aalisin? Para hindi ako matuligsa. Ganyan po yung buhay ko. Pero sa Panginoon po ako nagtitiwala. Sa Panginoon po po, sa ako nakikinig. Hallelujah. Praise God. At tunay po na nung buong linggo, nung di nga po ako naka-attend, mayroon po ba nang gagawin ng Panginoon sa akin? Kasi po ako ay may takot sa puso ko. Pagka po ako'y naiiwanan sa bahay namin, ayoko po, kaya pati ako maalis na yung mga kapatid ko, sumasabay na rin ako, nag-prepare service. Kasi alam niyo po, wala na akong dadaanan pag ako naroon doon. Itetext ko pa yung nasa tindahan para ipagsarado ako ng pinto. Hindi ako makakadaan sa hagdan na makihindi doon sa likuran na kapag nakabukas lang kayo sa kabila. Kaya may takot po ako. Ako'y naiwan doon. Pero nilig ko po, inalaw ni Lord na ako'y mag-iwan. Bakit? Gusto niyang maparanas na mawala ang takot ko. Amen. Ganito po nangyari kasi nung kami po ay nag-aalusan ni Ate Tess, nag-aalusan ako kami. Bumili siya ng bedroom pantisan. Meron naman akong palaman doon. Fortuna. Tapos nag-ano siya ng Pilipino, sibuyas, kamatis. Nag-aalusan kami. Kape, tsaka yun. Pagkayari, hindi na po sila dumating. Noong tanghali, hanggang alas, hindi na sila dumating. So ako po ay pinasaya na ni Lord dahil nakatulog na ako naman mga dalawang oras siguro. Eh nung po ako magutom, naalala ko meron pa ng pantisan doon. Kumain ko ako ng pantisan, ginahin ko ni Lord. Yung tuloy yun, meron pang pipino. Sabi ko, ubusin ko na yung pipino para maghihay ako. Praise God, nabusog naman ako noon. Praise God, alam niyo po, nagkaroon ako ng kapayapaan. Bakit po, nag-iisa ako roon. Hindi ako natakot. Wala akong pagkain noon. May tinitext na pala yung kapatid ko. Dalan ako ng pagkain, pero hindi sila dumating. Pero ang just nandoon, pinaisip niya, meron pa akong pagkain. Kung kumain ako, sa mga pinto hanggang sa dumating sila, eh, peaceful pa rin ako. Amen! Wala pong mangyayari sa atin kapag sa Diyos tayo nagtitiwala. Minsan nga po, nagkasakit ako roon na trangkasong. Dahil yung mga kapatid ko na nasa tindahan busy, nagugutom na po ako nasa kwarto. Alam niyo po ba na may dumalo na kapatiran isang kabataan? Ang sabi ko sa kanya, Sister, pwede ba pakibili po ako ng study days? Ayan. So, nalapa ako ng utog ko, kaya pray ng Diyos, meron talaga
Amen po, mga kapatid. Hallelujah. Kaya nga po, magtiwala tayo sa Panginoon. At purihin ang Panginoon, sinetray po ako sa takot. At alam niyo po ba, natin na po iaasahin na magsasalita ay natatakot ako tumayo. Hallelujah. Kahapon po, nagising ako na maaga. Binigay na po sa akin ang Panginoon ito, sabi niya. Pero tumakot sa akin, na ano sa mind ko, sabi. Pastora, tinawag po ako ganyan, narinig po. Umangon po ako. So, pinag-aralan po yung ano na binigay sa akin ng Panginoon. So, tapos parang po pag narinig po ang Panginoon, tumatawag sa akin. Sige, tumayo ka, Eka. Parang narinig po yung mga tupa, yung mga kawan niya na tumatawag na sila ay makainin palakasin. Hallelujah. Yan po yung naramdaman ko kahapon. Ito, talagang ayaw ko po talaga na tumayo na sa palagay ko po kasi sa dami ng mga salita na dumadating sa akin na against at hindi negative para sa akin. Sa isip ko po talaga ay wala akong ginagawang maganda. Wala akong nagagawa na nakakalakas pa nila. Pero pinatayo mo ako ng Panginoon. Hallelujah. Dahil ang Panginoon po ay nakatingin sa akin at nitiwala sa akin. At ako po ay sa Panginoon din nagtitiwala. Amen po ba? Kung tayo po ay may naranasan na gano'n na parang ang laitig o butig tigay kalaban mo, ang Panginoon po, sabihin ko sa inyo ay kakampin nyo. Amen. Basta po kayo nagtitiwala at sumusunod sa Kanya. Kakampin po ninyo ang Panginoon. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. At sabi po roon, sa isang pang verse na kinuha ko, Isaiah 57:19. Hallelujah. Isaiah 57:19, ang sabi rito, I create the fruit of the lips, peace to him that is far off, and to him that is near, says the Lord, I will heal him. Ayon. So, ang sabi sa Isaiah 57:19, bibigyan ko ng kapayapaan ang lahat ng mga nasa malayo at nasa malapit at akin silang pagkakadungin. Ano po ibig sabihin ng hallelujah, bibigyan ng kapayapaan ng mga taong nasa malayo at nasa malapit. Hallelujah. Ang Panginoon po ay itinalaga ang ating Panginoong Jesus upang ang lahat ay makakilala, upang ang lahat ay mailigtas. Tayo man ay yudyo o hindi man ang palataya mga hindi. Yung po ang malalayo sa Kanya at yung po ang malalapit sa Kanya. Hallelujah. So, bakit po hindi tayo magpakalapit sa Panginoon ngayon? Hallelujah. Magpakalapit po tayo, sabi roon sa Santiago, lumapit ka sa Diyos at siya'y lalapit sa iyo. Yaman tayo po ay tunay na hindi nakaupong sa Diyos ang mga hindi po sila po ang pinagmula ng kaligtasan. Tayo po mga hindi kumikilala rin sa Panginoon. Hallelujah. Ngayon po na tayo ay inabot ng Panginoon, umiligtas sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus. Hallelujah. Ay tayo po ay magpakalapit sa Kanya sa paanong paraan, sa pagsunod sa Kanya. Hallelujah. Kaya nga po, sumunod tayo sa Kanya kung ano man ang pinag-uutos niya sa atin. Tayo ay magkaroon ng cell group. Tayo ay pumunta sa cell group para patuloy tayong maturuan at mahubog. Hallelujah. Tayo po ay magkaroon ng devotion araw-araw. Para araw-araw po ay makasama natin. Hallelujah. Makausap ang Diyos. Hallelujah. So, makikita ko po sa inyo kasi yung libro ko po neto, ito po neto, a devotional notebook. Makikita ko po sa inyo. Ito po ay ginamit ko ng March at naubos na po, kaya bibili na naman ako ng iba. Devotional notebook sa journal po. March po nag-umpisa ako, August 18 ang matapos. Hallelujah. Kaya nga po, sumunod tayo sa Panginoon, araw-araw na makausap natin ng Diyos. Hallelujah! At ang pangungusap ng Diyos, at siya mag-i-stay sa isipan natin, hindi yung mga pangungusap ng tao.
Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Praise God. So, magpakalapit po tayo sa Panginoon. Magkaroon po tayo ng mga cell group. Magkaroon tayo ng devotional life. Tayo po ay patuloy na magpunta sa worship service. Hallelujah. Tayo po ay magpanalo ng mga kaluluwa. Ang mga mananampalataya po, tayo po ay hindi mananakot. O, natatakot. Tayo po ay tunay na mananakot o conquerors. Amen! Hindi po tayo nasasakot ng sino man, hindi tayo sumasakot sa mga bawat isa na hindi sumasampalataya sa puso at kalooban ng mga tao na hindi sumasampalataya. Kaya, umayon po tayo sa pag-uutos ng ating Diyos. Hallelujah! Huwag po tayong matakot dahil kasama namin siya. Sabi nga, Jehovah Jireh, the Lord, our provider, Genesis 22:14. Jehovah Nissi, the Lord is my banner, Exodus 17:15. Jehovah Shalom, the Lord is peace, Judges 6:24. Jehovah Shammah, the name of Heavenly Jerusalem. Ang Panginoon po ay kasama natin. Ezekiel 48:35. Kasama po natin ang Diyos. Hallelujah. Kaya huwag tayong matakot na bumayo. Huwag tayong matakot na pamalita ang kaligtasan ni God ng ating Panginoon. Hindi po ba kayo naaawa? Minsan yung mga tao nagdaranas po ng pagdurusa. Ako po ay nagkaroon po na kapatid na talaga po, parang po titignan ko siya araw-araw, eh ako po ay nagpe-pressure. Nagpe-pressure po ako dahil hindi po siya napapakali, wala po siyang kapayapaan. At lahat ng mga tao na makita niya, hinihinga niya ng pera. Hallelujah. Minsan nga po, nagpunta siya doon sa kapatiran natin sa Manuka na sinabi niya. Tinanong po ako, ang kapatid namin, sabi niya, Nayla, patay na. Ako daw ba, patay na. Hindi pa kaya kaya niya na nasa gasaan. Patay na raw ako. Pero hindi ko po, ano yun, hindi ko po sinanood yun dahil alam ko po na mayroon siya karamdaman. Alam ko po yung kapatid ko na yun, na-depressed. Yung puno na ay mayroon magandang hanap buhay, maraming pera. At alam niyo po ba na yung kapatid ko na yan, nagtawag yun, Pat? Bakit po, Pat? Tawag doon na yung patapon dahil lahat ng kabuhayan niyang pinabubigay. Asawa lang po noon na hindi niya mapabigay. Lahat ng kabuhayan pinabibigay. Eh, hindi po ako nagtataka na bakit napitan niya na mga tao, binibigyan siya ng pera. Eh, ako po eh, nagugusom eh, dahil binibili lang po niya ng mga soft drinks. Biro mo sa ating kapitbahay namin itong soft drinks. Hanggang gabi naiinom. Kaya ayun, hyper. Alam niyo po ako gali, hindi mapakali. Kung saan meron lalakad, gusto sumama. Maya-maya, pupunta na naman sa ibang lugar. At pupunta sa mga bahay na hindi naman siya kilala. At salamat naman po sa Panginoon, hiningatan siya. Talaga pa po ay tawad na po. Pagka po siya nawawala, pinanalaan ko hiningatan siya. Baka mapagkamala na magnanakaw kasi pumapasok na bigla sa mga bahay. Tapos eh, akala ko sa kanya, eh, baka mapagkamala na magnanakaw eh, patayin na lang. Eh, alam niyo po, purihin ang Panginoon. Sabi sa akin ng Panginoon, pag-in eh, nakikita ko, eh, minsan eh, madalas, binubunga nga ako. Ano ka ba? Ano ka ba? Ganyan. Alam mo, sinabi sa akin ng Panginoon, ay, hindi sa sarili mong paraan. Sa paraan ko, sabi ng Panginoon, sa Proverbs 3:5-6. Trust in the Lord with all your heart and lean not into your own understanding. In all your ways, acknowledge Him and He will make thy path straight. Okay, recite mo, Sister Roy. Kaya huwag ka magtiwala buong puso at lubusan. Huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Siya ay sanggunin sa lahat mong balak at kanya kang itutumpak sa lahat mong langit. Amen! Alam niyo po eh, kung sa
sa madaling salita po ay binibigyan na ng lunas ng Panginoon yung sakit ng kapatid ko. Dahil pinagamot po, alam niyo po, tinuruan, binigyan ng apat na gamot, eh ngayon po eh napapakalig na sa sayo sa lugar at nakakatulog. Gumagawa po ang Panginoon, ganun po yung naging paraan ng Diyos. Kasi minsan na, balitaan po ng mga pinsan namin, bakit eh kahit hindi pinapagamot ng taling? Bakit eh kahit pinabayaan yung taling? Ang ginawa po namin ay nagtutulong. Pagkapat hindi po ako nakakabigay ng tulong na pinansyan, pero sabi ko, kapag sa susunod eh, pag nakusan ako naman, purihin po ang Panginoon, hallelujah, na may ginagawa po ang Diyos. Natatahimik po ngayon sa isang lugar, nakakatulog. At hindi na po umaasa ng dati na pagbinigyan mo ng pera, tumantua. Parang bata, pumapalakpak, tumatawa. Pero ngayon po, pagbinigyan mo ng pera, lalagay na sa bulsa, lalagay na sa wala. Kaya salamat po sa Panginoon at alam ko po na may ginagawa ang Diyos sa buhay niya. Amen po! Amen! Palakpakan niya po na lang ng Panginoon. Hallelujah! Kasi po, ako po ay mayroon din mga nakita na ganoon, parang nadidepress, nasisiraan ang ulo. Pero ang ginagawa ko po, pinapanalangin sila. At alam niyo po, yung isa po na kamag-anak niya, Sister Mini noon, na talagang halos eh, humihihi sa salawal sa kalye, eh, alam niyo po, eh, gumanin na rin po. At ngayon po, nahihiyanan lumabas dahil daw sa mga kahihiyang kanyang ginawa. Hallelujah. Kaya nga po, kung tayo po ay mayroong mga sinusubiraling na noon, hallelujah, pagtiwala po natin lahat sa Panginoon yun. Amen po ba? Tahala po ang Panginoon na gumawa noon. Purihin ng Diyos. Hallelujah. Eh, meron pa nga po isang ano, meron po po isang kapatira na sabi niya, magsisentro po kami Webe, sabi niya. Pastora, mag-pray po yung mabuhay ko yung mga anak, eh, para maka-attend ako ng cell group. Eh, sabi ko, sige, mag-pray po, mga anak yan. Talaga, ano-ano sa isip ko yung mga anak yan. Kaso, oras na namin ng cell group, di pa nakahanap. Eh, salamat na lang, nag-step by faith yung kapatid niya na pumunta, pagdating niya ng bahay, ng anak yung bahay niya. Amen. Puri ng Panginoon. At alam niyo po yung buhay na anak, siya. Labing lima lahat, pero siya pinabuhay. Amen. Puri ng Diyos. Kaya nga po, sabi ko, kapag nagtitiwala ka sa Panginoon, unahin mo Panginoon. Amen. Sabi ni Pastor Diyos, ito para pala yung sabi. Pero sabi ko, Pastor Diyos, Pastor Diyos pumunta. Kaya puri ng Diyos na napagpala po yung tao na yun, yung ating kapatira na yun. So, bigay na po natin yung pagpupuri sa Panginoon. Hallelujah. Kung tayo ay malapit sa Panginoon, Hebrews 13:15. Hebrews 13:15. The fruit of our lips. Dahil tayo ay niligtas ng Panginoon, nandiyan ang prutas ng ating mga labi na maghandog ng papuri sa Kanya. Yan. Nabasa niyo na? Sige. Kaya lagi tayong maghandog ng haing pagpupuri sa Diyos sa pamamagitan ni Jesus. Pagpupuri, nagpapahayag ng ating pagkilala sa Kanyang pangalan. So kapag tayo ay kinikilala natin ng Diyos, papuri ang nangungutawi sa ating mga labi. At kapag tayo nagpapapuri sa Diyos, ang mga tao ay tunay na nakikilala ang Diyos ang kanyang kabutihan, ang kanyang pagmamahal, ang kanyang pagmamalasakit, ang kanyang pagkalinga. Hallelujah. Mayroon ba kayong pinahahawakan ang mga pangako ng Diyos? Hallelujah. Ako lupa, si Janice na sinabi niya ito'y pinahawakan niya. Lalo na po yung mga madalas magkasakit. Hallelujah. Sabi ng Isaiah 46:4, ako ang inyong Diyos, iingatan ko kayo. Kahit pumuti na ang inyong buhok at kaya'y tumanda, kayo'y nilikha ko, kaya
tungkulin ko kayo ay iligtas at lagi kalinain. Ayan. Purihin ng Diyos, napakadakilan ang pag-ibig ng Diyos. Kapag siya'y lumikha, kapag siya'y gumawa, hindi niya ito iiwan. Kahit na sabihin mo pa na tumanda ka na ikaw ay makulit. Hallelujah. Yung mga tao ay makulit. Oh, Andy, paulit-ulit. Pero ang Panginoon, kahit makulit ka, pagkatagaan ka. Yeah. Hallelujah. Praise God. Sa ibang tao, pag ikaw ay matanda na, sasang tabi ka na lang. Hallelujah. Pero sa Panginoon, hallelujah, mula nang isilang ka. Hallelujah. Mula nang ikaw ay magdalaga, yung sa spiritual natin, sa magdadalaga. At ikaw ay naging adult na, naging mature na. Adult pa rin ang Panginoon, di ka iniiwan. Hallelujah. At talo, pag ikaw ay tumanda, nariyan pa rin ang Panginoon para ikaw ay alalaya. Amen. Pag naghahanda ako ng Messiah at nag-devotion ako, lagi ko ang naliligaw eh. Ito nga ang mga Isaiah 26, naliligaw ako. Yan pala yung gusto ko bigay ang Messiah ng Panginoon. Nasa Jeremiah ako, napunta sa Isaiah. Hallelujah! Kunin ang Diyos, pero mahal po tayo ng Panginoon. Hallelujah! Kung tayo po ay mayroong kumplihang walang hanggan, yan po yung ating Panginoon. Kaya bakit tayo matatakot? Hallelujah. Bakit tayo mag-aalala? Hallelujah. Bakit mawawala sa payapan natin? Hallelujah. Na ang Diyos ay lagi natin kasama. Kaya ang Diyan ang Diyos para tumulong sa atin. Jehovah's Chinkano, the Lord is our righteousness. Kaya alam mo, sabi ko, kapag alam mo ang iyong katayuan, ang lagay sa harapan ng Diyos, ikaw hindi mababahala sa mga pagpintas, mga pag-uusik. Dahil alam mo na ikaw ay sumusunod sa Diyos. Hallelujah. Dahil alam mo na ang Diyos ay kinikilala ka bilang anak. At ang Diyos naman ay kilalanin mo bilang iyong Panginoon. Panginoon na nagbibigay sa iyo ng buhay at kalakasan. Naalala ko yung kanta. Pamikan natin, the Lord is my song. And the Lord is my song. The Lord is my strength and my sorrow. The Lord is my strength and my sorrow. He has become my salvation. Yan po ang ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Ating Diyos, Yahweh, the covenant redeemer, yung pumutok sa atin, yung tumubok sa bayan Israel. Hallelujah. Sa pagkakabihan nila at pagkakamulong sa Egypto. Hallelujah. So the Lord is Jehovah, the Lord who gives us strength, the rock of all ages, Jehovah Jireh, the Lord who provides, our Jehovah Nissi, the Lord is my banner, Jehovah Shalom, the Lord is peace, Jehovah Shammah, the Lord is presence, Jehovah Chinkano, the Lord is our righteousness, and Jehovah Rapha, the Lord our leader. Amen. Exodus 15:26. Kapag ikaw ay laging may sakit, nagkakasakit ka, minsan nga kami nag-uusap nung pamangkin ko, nung malugaw ko sa pamangkin. Pareho nararamdaman namin. Pagkahapon eto na, masakit na yung ulo namin. Hallelujah. Paghapon na lalatana kami. Minsan nga, sumasakit pa yung dito yung paghapon. Pero sabi ko, ay, huwag nila natin pansinin yan.
Hindi, huwag na lang natin pansinin. Tuloy-tuloy lang tayo sa trabaho. Hallelujah. At umaasa po kami. Nag-o-hope po kami sa Panginoon na hindi dating ganito na mangyayari po, hindi palalayain tayo sa sakit at karamdaman ng ating Panginoon. So mamaya po, bago tayo magwakas ay magpa-partner-partner po tayo para kung ano po ang naranasan namin, ipanalangin natin. Kung ano po ang sinasuffer natin, meron po tayong sinasuffer, palalayasin po natin ito sa ating buhay. Huwag po tayong umayat na masakot ka tayo ni Satan dahil tayo ay sinakot na ni Lord. Amen! Si Lord ang nakakasakot sa atin. Si Lord ang ating Panginoon. Kaya wala lang tayo sa pagkakabihan ng Diablo. Amen! Purihin po ang Panginoon. At sabi po rito, so iwanan ko po sa inyo ang Philippians 2:12. Kaya nga mga kapatid, mga minamahal tulad ng inyong buong pusong pagsunod noong ako'y kasama pa ninyo. Lalo ngayon, ako'y hindi na ninyo kasama, ay maging masunurin kayo ngayon. Hallelujah! Maging masunurin kayo at pagsikapan ninyong maging ganap ang inyong kaligtasan ng may lubusang paggalang at pag-ibig sa Diyos. Hallelujah! May pinagagawa po ba Diyos sa ating buhay? Sundin po natin ang lubos. Kung may mga mahimana ng panataya na nangangailangan ng tulong, may part po tayo na tulungan sila. Lalo na po yung mga natatakot, mga may sakit. Kung tayo ay mayroong mga pera, hallelujah, may sakit, provide po sila para sila'y mailatid Diyos sa Panginoon. Hallelujah. Naalala ko po yung group po namin sa Cebu, meron kami na ipanalo na isa po na inanantahan na mag-impress. Alam niyo po ba na siya iniwanan ng asawa? At ilang taon na raw po siya nagsasuffer na para siyang tumakad lang ay humihingan. Hallelujah. Pinagtulungan po namin yun. At ang maganda pala, kahit pala ikaw ay hindi maraming pera, makakatulong ka pala kapag ginusto mo. Tinulungan po namin yun sa mga pinto ay pinagamot namin, tulung-tulung kami nung sa sendong namin at ngayon po ay naging magaling na. Kapag po siya ay lumalakad, lumalakad na tulay, hindi na po siya humingan. Noon, sumakailangan ng tricycle ay humingan. Eh ngayon po, lumalakad pa tulay. Diba, Esther, na sa amin eh, hindi na po humingan. Kaya salamat po sa Panginoon. Kaya kung may pinagagawa po ang Panginoon sa atin, gawin po natin ito. Hallelujah. At bilang pangwakas po, isang verse na lang, Matthew 18:18-19. Ito po ang gagawin natin. So, partner-partner po, dalawa-dalawa o tatlo-tatlo, sabi rito. Tandaan ninyo, ano mga ipagbawal nyo dito sa lupa ay ipagbabawal sa langit. At ang ipahintulot nyo dito sa lupa ay ipahintulot sa langit. Tandaan din ninyo, kung ang dalawa sa inyo ay nagkaisa dito sa lupa sa paghingi ng anuman, ito ay pagkakalaw sa inyo ng aking Amang nasa langit. Sapagkat saan man may dalawa o tatlong nagkakatikot sa pangalan ko, naroon siya ako kasama. Amen! Kaya nga po, ngayon, kung iaasahan tayo sa Panginoon, tulog po natin sa Panginoon ito na sama-sama. Amen! Manampalataya po tayo ng Panginoon po. Hallelujah! Ay tutugon! Hallelujah! Sa lahat ng ating mga hindi. Amen! Kaya purihin po ang Panginoon sa umagang ito. Praise God! Nanyan po si Pastor Lord para pangunahan tayo. Amen, Diyos. Partner, gabihin po natin ang pananampalataya. Higitin po na po natin sa Panginoon ang manong pinapahirap na iyong nais na makamutan. Huwag na lang natin napinapinig. Walang sa Diyos. Siya po ay namamag sa atin at nasyo na ang pinapagalap nila sa atin. So, kumbaya siya ang partner. Sabihin niyo po sa kanila. Sabihin niyo kami niyo po kung hindi po pe-pray. Huwag lang po pe-pray ng Pastor Martin. As he or us on yung pag-pray. And that's just our way to come to God. So, tabihin po yung kapatid nyo. Ano, Brad, ano ang gusto mong pag-pray ko? At ito rin ang aking gusto pag-pray.
Come on, let's live there for a miracle in our life. Thank you.
God is good all the time. God is good in His promises.